Magandang araw muli po sa inyong lahat mga ka-vlog, boss, idol, regular viewer, silent viewer at kasama na rin po ang lahat ng mga OFW. Ang gagawin ko po ngayon ay mag-wiring ng window switch. Yung window switch po na in-order ko noon ay wala pong available. So ang ilalagay ko po ay ibang klaseng window switch po. Bali 5 terminals po to. Yung in-order ko po kasi yung ganito, yung 8 terminals. Ganito po. So parehas po naman na gagana yan, kaso nga lang po 5 terminals nga lang to. Hahanapin na lang po yung klase ng kung alin po yung power, yung positive power, kung saan yung negative power, at saka yung papuntang motor. So sa limang terminal po na to, terminals, ay isa po dito ay positive power. Ito po yung red. Mayroon po akong video mga nagdaan kung paano po mag-trace ng bawat isang wire na to. Malalaman po kung alin ang negative power, positive power, at saka yung papuntang window motor. Kasi itong original po ay wala na raw pong available to. So mahirap pong umorder. Kaya ang pinabili ko na lang po ay itong itong klaseng ganito. So na trace ko na po yung ano niya, yung pag tatapan niya. So hinanap ko na po dito para mapagana ulit to. Lagyan po natin ang power supply. Itong gitna po nito, red, ito po yung positive power. Maglalagay po tayo ng supply. Ito po, naglagay ako ng positive power, yung nasa gitna. Temporarily. Chichikin po natin. Ayan po, umiilaw. Ibig sabihin po, positive power itong nilalagay ko na to para mapagana natin. Yung negative power naman po ay itong naka-steady na siya. Itong black color na to. So, testing po natin. Ayan o, naka-red na siya. Ibig sabihin, may power supply na po na pumasok dito. Kasi nag-i-indicate po siya. So, ayan po, bumaba na siya. Paangatin natin. Ayan. Baba. So, hindi po nangangahulugan na wala po tayo mabili na ganitong klaseng switch. Ay hindi na po natin mapagana. Mapagana po natin, pero magbabago na po tayo ng paglalagyan. Katulad po nito, marami po siyang butas. Ang mangyayari po ay dito na lang po sa isang butas siya may lalagay. Yung ibang butas, tatakpan na lang po siya. Ilalagay po natin, sasalpak natin. So ito na po. So bakante na po yung tatlong butas. So tatakpan na lang po to para hindi po pangit tingnan.
Kasi kung hahanapan po natin ang original, wala po talagang mahanap daw, sabi nung tagabili ng pyesa namin. So ito na lang po ang pinabili ko, itong up and down na window switch na may indicator. Parehas po naman to gagana, ayan. Ayan. So hindi ko na po pinakita yung pag-trace po ng kung paano po maghanap ng kumilates po ng linya nito. Kasi po wala sarje. Walang pumunta. So tungkol po dun sa ano, sa paghanap ng tracing ng wire na to ay tingnan niyo na lang po sa mga nauna kong video, ay mayroon po akong video. So sa mga interesado pong matuto ng connection nito, nandun po lahat yung detalye nito para naman na kung sakali po mayroon po kayong gustong i-install sa window nyo, sakaling nasira yung switch ng sasakyan nyo at wala pong mabili na available, pwede nyo pong gawin yon. Basta susundin nyo lang po yung tinuro ko doon. Bibili po kayo ng 5 terminals na switch. Yung ganitong klase. Basta 5 terminals, nandun po yung proseso kung paano po matrace yung paghanap ng positive power, negative power, para sa motor, power window motor, dalawa po. So malalaman nyo po doon. At ito po ay okay na to. Bali pipis ko na lang po yung finisher dito para okay na po. Yung kabila po ay okay na rin po yun doon sa kabila. Operational na rin po yun. At itong dito nga ay switch lang naman po ang problema. So okay na po tong switch na to. Kahit na magkaiba po sila ng design pero parehas lang po mapapagana. At itong iba naman po ay itong in-order ko na window motor para naman po sa isang sasakyan na sira na po. At ito po yung luma. I-arrange ko naman po yung pag-align ng pag-install ng motor na to. Ito. Para makita ko kung wala pong naging problema sa align niya. Ayan. Yung nagdaang video po kasi ay isa po sa in-order ko tong window motor na to. At itong window switch naman na para dito. So since ito po ay open na siya at ito po ay iaano ko na lang siya, titipang ko na lang po siya. Just in case po na mayroon pong available na mabili pa rin na switch na original. So naka-ready lang po siya. At itong connection po dito, wala po akong i-disconnect. Kung hindi, i-arrange ko lang po ng maayos to para madali po siyang balikan at hindi po mahihirapan yung susunod na gagawa nito. Ayan po. So sa susunod ko na lang po ipapakita itong pag-install ko ng window motor na to. Kasi malaki-laki pong oras ang gugulin ito kasi maglalagay pa po ng salamin. Kasi i-align po dyan. Itong window po na to ay nakalagay po dito sa gitna. Dito po. Yan. So malaking oras po kaya sa susunod ko po gagawin yan. So hanggang dito na lang po muna ang video kong ito. Please like, subscribe po and hit notification bell para sa susunod na mga video. God bless all po.